Sa ayuda ni Yorme bago magpasko. Ano kayang pwedeng gawin dito? Buko salad. Huwag yun, mali yun eh. Ang daming kailang ilagay. Gelatin na lang. Sige, affordable pa yun. Ilan lang yung ingredients na ilalagay. Okay. Una yung fruit cocktail natin. Ikalawa yung evaporated milk. Ikatlo, condensed milk. Ika-apat, sugar. Siyempre, yung gulaman. Tatlong litro yung ilalagay natin tubig kasi dalawang pack yung meron tayo. Ilagay na natin yung tubig. Tunawin natin itong gulaman habang wala pa siya sa apoy. Pakunti-kunti natin siyang ilagay para hindi magbuo-buo. Tunawin muna natin yung gulaman bago natin isalang sa apoy. After mga 5 minutes sa paghahalo, pwede natin isalang sa apoy. Medium heat lang. Habang nakasalang sa apoy, haluin natin pakunti-kunti. Para maiwasang dumikit sa ilalim. Ayan, pag nakikita natin kumukulo na yung gulaman, pwede na natin ilagay yung condensed, pero pakunti-kunti lang. Nagkukulay-pink na siya, diba? Kasi may buo. Dagdagan pa natin. Ayan. Haluin natin. Pink na siya. Taktak na natin lahat. Lagyan natin ng konting iba para medyo creamy. Okay. Lagyan natin ng konting asukal. Konti ba yun? Masarap yan, no? Tamis. Creamy na yan. Tapos haluin natin kasi mamumuo siya pag hindi hinalo. Oh, so creamy. Tamis na. Sakto yung lasa. A few moments later. Pinatay na natin yung apoy kasi luto na siya. Palamigin natin siya ng konti bago natin isaling sa container. Habang pinapalamig natin ng konti yung gulaman, i-drain natin yung juice nito. Sayang yung juice na yun, kaya tatabi natin yung juice na yun. Ngayon. Ang dami na laman.
Habang hinihintay natin lumamig yung gulaman, lagay na natin. Toppings natin yun. Medyo malamig na siya after 30 minutes, pwede na natin ilagay dito sa container. Sa dalawang sachet ng gelatin, nakagawa tayo ng pito. Palamigin muna natin ng konti bago natin ilagay sa ref. Ito na siya, pagkatapos ilagay sa ref. Hello.